Ginawa poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay mag-ibon at sambahin ang puon. Magdiwang tayo sa ating dibusyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang baybakaisa ng Espiritu Santo na way sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa unang Biyernes tayo at unang araw ng buwan ng September, mga buwan ng Pasko. Sama natin sa ating misa ngayon ang ating mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pambansang nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman na cross-posting ng mga chapels, groups, at communities. At ang mga intensyon naman na nakiisa sa atin sa pamitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin sa misa natin ngayon ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Ukraine, sa Sudan at Myanmar. Mga kapatid, tinuturuan tayo ng ating Panginoon kung paano maging matapat sa Kanya. Gaya ni San Pablo sa kanyang pagpapahayag ng mabuting balita sa mga taga-Tesalonika. At tayo ay matulad ng sampo na mga dalaga na kung saan lima nito ay hangal at ang lima naman ay matatalino. Na dapat tayo mga matatalino na handa tayo sa pagdating ng Panginoon sa ating buhay. Ngunit sa mga sandali na tayo dahil sa ating kahinaan at karupukan ay nagkasala at hindi tayo handa sa pagdating ng Panginoon, dumulog po tayo sa Panginoon, nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling ng mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangirihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tilob mong akuin ng iyong anak ang cross at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-aako namin sa cross at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagin dapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa unang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika.
Mga kapatid, isa pang bagay ang ipinapayo namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sana'y lalo pang pagbutihin ninyo ang pamumuhay ninyo ngayon. Pamumuhay na ayon sa inyong natutuhan sa amin upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Batid naman ninyo ang mga aral na ibinigay namin sa inyo buhat sa Panginoong Jesus. Ibig ng Diyos na kayo'y magpakabanal at lumayo sa kalahalayan. Dapat maging banal at marangal ang layunin ng sinuman sa kanyang pag-aasawa at hindi pagsunod lamang sa pita ng laman tulad ng inaasal ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Sa gayon, hindi yuyurakan ni numan ang karapatan ng kanyang kapwa ni pupugayan man ng dangal. Tulad ng sinabi namin sa inyo noon pa at mahigpit na ibinabala, parurusahan ng Panginoon ang gumawa ng ganitong kasamaan. Tayo'y tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kalinisan, hindi sa kahalayan. Kaya ang sinumang humamak sa aral na ito ay humahamak, hindi sa tao, kundi sa Diyos na siyang nagkakaloob sa atin ng kanyang Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginoon magalak ang masunurit matapat. Sa Panginoon magalak ang masunurit matapat. Ang poon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Kaharian niya ay tapat at salig sa katarungan. Sa Panginoon magalak ang masunurit matapat. Yaong mga kabundukay natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag yaong kanyang katwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Sa Panginoon magalak ang masunurit matapat. Ang lahat ng namumuhi sa masamay, mahal ng Diyos. At siya ang nag-iingat sa buhay ng mga lingkod. Ililigtas niya sila sa kamay ng mga buktot. Sa Panginoon magalak ang masunurit matapat. Sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway. Sa dalisay namang puso, maghahari kagalakan. Ang matuwid ang gawain ay galak ang masusumpong. Sa maraming kabutihang ginawa ng Panginoon, ang ginawa niyang ito'y dapat nating gunitain. At sa poon ay iukol ang papuring walang maliw. Sa Panginoon magalak ang masunurit matapat. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Manalangin walang humpay, samantalang inihintay si Jesus na poong mahal. Alleluia, alleluia,
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5'y matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit, ang matatalino'y nagdala ng langis bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ang dating ang lalaking ikakasal, kahit inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit ng hating gabi, may sumigaw. Narito na ang lalaking ikakasal. Salubungin ninyo. Agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan eh. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat, tugon ng matatalino. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili para sa inyo. Kahit lumakad ang 5 hangal na dalaga, samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang 5 hangal na dalaga. Panginoon, papasukin po ninyo kami, sigaw nila. Ngunit tumugon siya, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Nazareno. Kahit na may bagyong hana at nanghila ng habagat, na mayroong ulan, nagsiksikan pa rin tayo dito, nagpuntahan pa rin tayo dito at dumalaw sa Basilica Minor at pambansang Lambana ng Poong Hesus Nazareno, sapagkat mahal natin ang ating Panginoon. Karamihan sa atin nagpapasalamat sa mga biyayang ating natanggap, at ang karamihan din ay nananalangin at namimintoho sa mga kinakailangang biyaya sa buhay natin. Palakpakan po natin uli ang ating Poong Hesus Nazareno dahil sa ating pagmamahal sa Kanya. Pero gaano ba tayo katapat sa Panginoon? Sinasabi sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Mateo, Kapitulo 25, versikulo 1 hanggang 13, na ang pagpasok sa kaharian ng Diyos ay para sa mga matapat. Pero paano ba maging matapat? Sa ating unang pagbasa, atin pong napakinggan sa unang sulat ni San Pablo sa Taga-Tesalonica, Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 8, na ang pagiging matapat ay ang mumuhay sa kabanalan at kalinisan, na walang mga masama na nasa kanilang buhay, bagkos sila ay nasa kalinisan at hindi sa mapahamak na buhay. Kaya
Dito po, dapat tayo'y magiging matapat sa Panginoon. Kaya nga sa ating Salmo 96, versikulo 12, magalak ang Panginoon sa lahat ng matapat sa Kanya. Kaya sa ating Ebanghelyo, tinuturing yung mga matapat na sila yung makapasok sa kaharian ng Diyos at nagbigay o nagturo ng talinghaga ang ating Panginoong Isus sa 10 dalaga. 5 po sa 10 dalaga ay tinuturing na hangal. Nakasulat po sa versikulo 2, kapitulo 25, Ebanghelyo ni San Mateo, sa salitang koinoko na Grigo, murai. Murai, ibig sabihin, walang tamang pag-iisip. Ibig sabihin, hindi lang na sila ay hangal, wala rin tamang mga pag-iisip. At ang 5 nito, ang 20 nito, ay pronimoy. Itong mga pronimoy ay mga matatalino. Hindi lang matatalino, sila ay laging handa. Kaya itong mga 10 dalaga ay ginagawa silang parang tagasabay sa lalaking ikakasal upang maganda naman pagkagabi na mayroong mga dalagang may dalang ilaw, naglalakad patungo sa kasalan. Pero, nabalam, medyo na-traffic ng konti ang pagdating ng ikakasal na lalaki. Kaya hating gabi na eh, mayroong nagsabi sila, dumating na ang ikakasal. Pero itong mga hangal, dahil hindi sila handa, andap-andap na ang kanilang mga ilawan at wala pa silang reserba na langis. Kaya humingi sila sa matatalino na 5. Sabi na, hindi kasi sa atin. Kaya bibili mo na kayo. Habang sila bibili, dumating ang ikakasal na lalaki. Kaya yung 5 na lang ang siyang hinahatid nila para sa kasal na may dalang ilaw upang maganda naman ang pagdiriwang, kailangang ipinid ang pinto upang hindi maistorbo ang liturhiya. Pagkadating nila sa pagkadating ng mga hangal ay nakapinid na. Nakatrangka na ang pintuan. Sabi na, Panginoon, papasukin niyo kami. Anong sinabi ng Panginoon? Hindi po kayo kilala. Ang ibig sabihin dito, dapat kilala tayo sa Panginoon kapag tayo ay matapat. At matapat tayo sa Panginoon kapag tayo ay may kaalaman o may katalinuhan. Na kung saan, ipaghanda po natin ang lahat na ito pong ating talinghaga, hindi lang patungkol sa mga tao sa panahon ng ating Panginoong Hesus, ito ay para rin sa atin. Na kung minsan tayo ay para tayong mga hangal. Na kung saan ang ating mga ilawan, ibig sabihin ang ating mga panampalataya, ang ating pag-ibig sa Diyos, ang ating pag-asa sa Kanya, madalit sabi, ang ating buhay panampalataya ay hindi nagkaroon ng pagtingin sa hinaharap. Dapat magiging proactive tayo. Proactive na ibig sabihin, hindi lang tayo mag-isip sa ngayon. O dili kaya na kung anong ating dinadala, baka walang langis o kulang sa langis. Kailangan magbaon pa tayo ng reserba. Ang reserba, ibig sabihin, ito yung mga gawa na mga mabuti na dapat nating gawin. Na dapat tayo magpahayag sa pagiging Kristiyano, sa paggawa ng mabuti, sa mga pagsasaksi ng ating pananalig at panampalataya sa Panginoon na tayo'y may habag, may awa, at mayroon tayong malasakit sa ating kapwa. At handa nating tanggapin ang ating kapwa. Handa tayong magpatawad sa ating kapwa-tao. Handa tayong magbuklod na isang sambayanan ng Diyos na malit sabi, ang langis ay ang tungkol sa pananalig
ang tungkol sa pananampalataya natin, ang tungkol sa pag-ibig na buhay, ang tungkol sa ating pag-asa na naroon sa Panginoon at hindi sa mga bagay-bagay dito sa mundo. Naway, ang buhay natin ay dapat lagi tayong handa. Kaya sabi ng ating Panginoon, kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw niyang oras. Versikulo 13, Kapitulo 25 ng Ebanghelyo ni San Mateo. Hindi po natin alam kung kailan tayo kunin ng Panginoon. Hindi po natin alam kung kailan darating ang Panginoon sa ating buhay. Kaya kailangan tayong magkaroon ng katalinuhan, tunay na paghanda na marami tayong ginagawa, marami tayong pagpapahayag ng ating pananampalataya, ng ating pag-asa na nakabatay sa Panginoon, ng ating pagsasaksi sa buhay pananampalataya sa Kanya. Sapagkat sinasabi ni San Pablo sa kanyang unang sulat sa taga-Korinto, Kapitulo 13, Versio 13, sa kalulihan, ito ang mahalaga, ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila, ito yung dapat natin gawin, ay ang pag-ibig. Una sa lahat, umibig tayo sa Diyos. Pangalawa, mahalin natin ang ating kapwa-tao gaya ng pagmamahal sa ating sarili. At tayo ay maging handa sa pagdating ng Panginoon sa ating buhay. Ang tunay na umibig ay laging handa para sa Panginoon. Ang tunay na umibig sa Diyos ay handa rin na tumanggap sa kapwa. Ang may tunay na pag-ibig ay siyang mamuhay sa kabanalan. Tayo ay mamuhay na may pag-ibig sapagkat ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig na siyang tatanggap sa atin sa kanyang kaharian. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ipinaalala ng mensahe sa Ebanghelyo na dapat tayong maging matalino at magbabantay. Habang ating hinihintay ang pagdating ng Panginoong Hesus, ipanalangin natin ng mundong Kanyang iniligtas at atin pong itutugon, Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ang simbahan, naway maunawaan ang mga tanda sa ating panahon at winang mapaalalahanan ang bayan ng Diyos tukol sa walang hanggang dimensyon ng buhay. Manalangin tayo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ang mga kabataan naway manatiling umaasa at puno ng sigla sa buhay, nawa ang kanilang matayog na adhikain ang siyang maging katig nila sa pagsasakatuparan ng mga dakilang bagay sa buhay. Manalangin tayo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ang mga pinanghihinaan ng loob at nabigo sa buhay, naway huwag palalimin ang kanilang hinanakit at bagkos kumuha ng panibagong lakas at pag-asa mula kay Kristo na nangako sa atin ang kanyang presensya. Manalangin tayo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ang mga may sakit at mga naghihingalo, naway tumingin kay Kristo na may pag-asa at may pagbabalik loob na pananampalataya. Manalangin tayo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ang mga yumao, naway makapiling ng Diyos sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan.
Ama ng panahon at ng walang hanggan. Ipagkaloob mo ang aming mga kahilingan habang aming hinintay ang pagbabalik ni Kristo, ang iyong biyaya ng walang hanggang karunungan. Ningnam ito sa pagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Poong Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay, alay namin sa'yo. Mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo, upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay, Satanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalad, buhay na dalisan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin ng kapatido pang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sikap ang patawad ng mga kasalanan. Maganap nawa ang paghahain ito na sa rambana ng cross ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapanito na yung marapat ni kay aming pasalamatan. Yung ipinasyang sa kahoy na cross, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na cross, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na cross, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa namang nagsisiawit ng papuri sa mga pahay sa kalangitan, kami nagbumingi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kaitaasan. Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukalang tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu yung banal na makalob na ito pang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang managad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat
sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming na himlay may pag-asang sila muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan, mirapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa naman na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ang mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Alonso Reyes, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan niya anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng galing na utos sa turo ni Jesus na may natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangin ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa
Hiniling namin kami hadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilay sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayin mga aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y inaalay, ang lahat ay ibibigay, puso ko sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at usay kay kasama ko. Ang samo ko at dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko.
ika'y pupurin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, punin niyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama. Kaawaan niyo po kami, umaasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa at gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at iyak na kamatayan. Huwag po ninyo kami pababayan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa, ika'y kasama ko. Ang samo ko at dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno, mahal na Poong Jesus Nazareno. Announcement. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Walang sino man sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Pasabay po ng pasasalamat ng Basilica Menor at ng Pambansang Dambana ng Itim na Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan ay muli naming panawagan ng inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, delata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba, at bottled waters para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan, lalo na sa panahon ng kalamidad at sakuna. Maraming salamat po sa inyong suporta. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig.
Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsasalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kalahatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia o banal na misa. Yung pong wala pang Lectio Divina para sa pong Jesus Nazareno, available pa po ito doon sa Information Guard, 130 pesos po bawat kopya. Salamat po sa lahat ng narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Bansumansang Dambana ni Jesus Nazareno. Lahat ng mga naugnay sa pangitan ng live streaming sa iba't ibang social media platform at na cross-posting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin ay ringgay ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng na mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng pong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang lahat na narito at lahat na nakikiisa sa atin at magpasalamat tayo sa ating poong Jesus Nazareno. Alalahanin ninyo, tinatawag tayo ng ating Panginoon na maging matapat sa Kanya. Ang paging matapat sa Kanya, ang atin pong pag-asa, ang atin pong pananalig o panampalataya sa Kanya, ang ating pag-ibig sa Kanya at pagmamahal natin sa kapwa, ay siyang ating isabuhay ng tapat upang tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Ngayon na po ang pasbas. Mangyari po lamang itaas bagya mga bagay-bagay na pasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno. Niagbasa yung cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kringan ang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtan na Manila ang iyong katugunan tanggapin ang kasagutan mitang na loob na tinatanang. Basbasan di po ninyo ang mga dalamimahay na salat mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng binisyon ito na may malalang pangako ng sabinyag na ikaw ang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglay ng kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa Pag-ibig Diyos. Pag-ibig natin ang ating pong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayagan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin.
Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.